Hi guys, welcome back to another vlog. So it's a Friday today, 1:30 ng hapon ngayon. And papunta tayo sa Taguig or sa BGC dahil mag-a-apply tayo ulit guys ng Korean visa. But this time, hindi na tayo sa embassy pupunta. Doon na tayo sa KVAC pupunta, yung Korean Visa Application Center. Bago yun guys. And doon tayo mag-apply ng visa. Kakauwi lang natin guys from Korea, no? And naisip ko kasi, since single entry lang yung nabigay sa atin, mag-apply na ulit tayo ng visa para makabalik tayo this autumn. And hopefully guys, multiple visa na yung maibigay sa atin. Hanggang alas 5 naman yun, so sana umabot pa tayo, no? May mga nababasa naman ako sa Facebook group na after lunch na raw sila tumadating and okay naman, mabilis naman nilang napaprocess. So, kumpleto naman na yung documents natin. Mamaya i-share ko na lang kung ano yung mga documents na pin-repair ko. Mag-drive na muna tayo going to BGC. So, kakalabas ko lang, nag-half day ako guys sa work. Nag-lunch out kasi kami ng mga colleagues ko, yung boss ko, yung kasama ko, tsaka yung mga ibang colleagues ko. And din-wrap ko na sila sa office. Tapos ngayon, papunta na tayo sa BGC. Mabilis lang naman magsa-skyway na tayo guys. So, let's go. Samahan nyo ako at mag-apply tayo ng Korean visa. Okay guys, nandito na tayo sa skyway. And nakapila na ako sa toll gate. And sobrang nagmamadali yung intro ko kanina. Nagmamadali kasi ako guys. Kasi 1:30 na, diba? Eh hanggang alas 5 yung office nung KVAC. And parang 600 lang yata per day ang tinatanggap nila. Pero yun nga, may nababasa ako sa Facebook na hapon na sila pumupunta, nakakapagpasa pa rin naman sila ng requirements. So tayo hopefully guys, makapagpasa tayo ngayon. Kung hindi, babalik tayo next week. Hinalam ko pala si Kyoto, ayan. Kasi it's a Friday today and coding si Tokyo pag Friday. Natataon na pag nagbablog ako ng Friday, laging si Kyoto ang nahihiram natin. So thank you naman kay brother-in-law at kay sis sa magpapahiram kay Kyoto. Ayan na guys, nandito na tayo sa Buendia exit. Doon ulit tayo dadaan sa Sales Road or Sales Road. Naalala nyo ba yung Sales Road? Dinaanan natin yung nakalaan nung pumunta tayo sa Korean Embassy. Malapit lang naman kasi yung KVAC, yung Britain Hotel sa Korean Embassy. Diba from Korean Embassy, natatanaw nga natin yung Aura. Eh yung Britain Hotel and KVAC, halos katabi lang ng SM Aura. Ilang ang update? Ano pang update sa life? Update from South Korea guys, nagtrabaho tayo syempre back to office, marami tayong ginawa sa office and ayun, marami na tayong na-upload na South Korea vlogs. Actually mamaya may upload tayo yung vlog natin with Gluk, tapos tomorrow, ang haba nung vlog. Anyway, by the time siguro na na-upload ko to eh, uploaded na yung mga South Korea vlogs natin. But yeah, tuloy-tuloy ang South Korea vlogs and natutuwa ako sa mga response nyo guys kasi parang gustong-gusto nyo talaga yung South Korea vlogs, so ang dami nanonood, tapos ayun, nakakatuwa lang. And yung pinsan ko rin yung nag-edit for me, diba? Kaya ang laking ginhawa talaga. Mas marami akong time na makagawa pa ng mga ibang bagay. So, yun. Yun lang. Tapos ngayon, mag-apply na tayong Korean visa para pagdating ng autumn, guys. Sana makapunta tayo sa peak ng autumn sa South Korea. Kasi magja-Japan tayo sa last week of October, eh, diba? October to November. Yan, magja-Japan tayo, kasama natin si Papang. Although wala pa akong ticket guys, maghahanap-hanap na ako ng ticket and gagawa na rin ako ng itinerary with Papang. Dito naman sa KVAC guys, usually yung mga tao pumupunta lang maagang-maaga talaga, like 6 a.m. ganun, 9 a.m. kasi nagbubukas. And yun ang usual na punta ng mga tao. Itong ginagawa natin ngayon is very unusual and risky. Kasi hindi natin alam kung aabot tayo. Pero Lord, sana umabot. Ayan na guys, 2:28 na. And malapit na tayo. Ito na yung pakana nung McKinley, diba? Korean Embassy. Tapos ito na yung pa-Aura. Sakto lang kasi nabasa ko yung sa Facebook. Parang alas 3 siya dumating ng hapon or 2:40 yata. So, yan, most likely ganung alas din tayo darating. Kaya hopefully, makapasok tayo. Ano tayo guys, Brittany Hotel. Pakita ko na lang mamaya kung paano tayo pumasok kasi sinusundan ko yung Waze. Pero ayun, buti na lang natagpuan ko siya. Pagdating nyo lang dito guys, sabihin nyo sa KVAC kayo. Dyan na lang po yung parking. Ah, dito na lang po sa baba. Ah, sige po. Thank you po. Magkano, mamaya na lang po yung bayad. Thank you po. Guys, dito tayo nakapag-park. Ayan, dito lang sa ilalim. Sorry, medyo parang nagpapagi pa yung camera ko kasi karabas lang natin. Pasok na tayo. Ayan, this way to Brittany Hotel guys. Nakakuha na tayong number sa guard. 269. So, diretso tayo sa 9th floor. Ganda ng lobby ng hotel guys. So, ayan yung SM Aura, yung katabi niya mismo.
Ito na guys, 9th floor na tayo. Okay, we made it guys dito sa K-Vac. Grabe, umabot tayo. Okay, nalabigyan na tayo ng number A169. Maghihintay na lang daw tayo sa loob. So, orasan natin guys, 2:40 tayo dumating dun sa guard sa baba. Pagdating nyo, sabihin nyo ng K-Vac kayo, tapos bibigyan kayo ng number. Tapos proceed kayo dito sa 9th floor. Ayan. Tapos pagdating nyo dyan, iti-check yung mga documents nyo kung complete before kayo issuehan nito. Tapos hihintay na lang daw mag-flash sa screen bago tayo makit sa 10th floor. Ayan. Ito siya guys sa loob. Question, kapag nag-flash na yung numbers, akit na po sa 10th floor. May blaster po sila o may signage po. Thank you. Akit na lang pala sa 10th floor. Ayan na, since lumabas na yung number natin, akit na lang tayo sa 10th floor. Bilis na tayo agad. Muna pang 5 minuto guys, akit na tayo. Grabe naman. Ang bilis. Ayan na. Okay guys, we're done. Nandito na tayo sa labas ng Brittany Hotel. Ano oras na? 3:05. Grabe guys, 2:40 tayo nag-start. Tapos nandito na 3:05. So less than 30 minutes ang process. Wow, kudos to K-Vac guys. Ganun lang kabilis na launch natin yung application natin. Natawag agad kasi yung number natin, diba? Tapos hindi na pwede mag-vlog doon sa loob. So ang ginawa is, pumunta ako sa counter ko, tapos pinasa ko lahat ng documents. Thoroughly check talaga guys, as in inisa-isa. No, ang galing. Tapos, pagkapasa ko noon, inisyuhan ako ng parang invoice. Tapos, ipapasa sa cashier, magbabayad ka sa cashier ng 900 pesos. Tapos, after dun sa cashier, babalik ka dun sa counter mo, bibigay mo yung resibo, tapos ipa-final check pa ulit ng staff. Grabe no, ang dami nilang check na ginawa bago nila i-save sa system. Pagka-save sa system, bibigay na sa'yo yung pinaka-receipt mo, tapos sasabihin na sa'yo kung kailan mo makukuha yung passport. Tatanungin pala kung for pick-up or for delivery. Pwede siyang for delivery, magbabayad ka ng 300 pesos yata for Metro Manila. Pinakita ko kanina, no? Ayun, September, ano ngayon? September 8. So, ang releasing date daw ng passport natin ay September 22. So, 2 weeks, no? And makaka-receive daw ako ng update from time to time via SMS kasi kinuha yung number and i-update daw doon kung na-lodge na raw ba sa embassy, kung may problem ba or may issue ba doon sa application. Hanggang sa releasing ng passport, i-update daw doon. Pero pwede pa rin naman daw mag-check doon sa website. Ang galing, di ba? Ganun lang kabilis guys ang pag-lodge ng Korean visa application. Now, i-share ko rin sa inyo ano-ano nga ba ang mga pin-repair nating requirements. Teka nga, dito tayo medyo mainit doon. Dito tayo banda sa ano. Ayan yung entrance ng Brittany Hotel guys. Ang ganda no? Ayan, mas maganda rin ang lighting dito. Okay guys, so ano nga ba yung mga requirements na pinrepair ko? Number one is yung application form. Madadownload nyo yan sa Korean Visa Portal, yung pinaka-updated na application form. 5 pages yon. Tapos, fill outan nyo lang siya. Hindi pwedeng handwritten guys. Kailangan computerized. So, ang font na ginamit ko is Arial, tapos yung size is 14. Para malaking-malaki, basang-basa talaga yung mga details ko. Kompletuhin nyo lang yun guys, tapos mag-attach kayo doon ng isang passport photo. After noon, next na kinuha ko is yung COE from the company na katunayan na may trabaho ka, may current work ka, nandun yung compensation mo, nandun yung position mo, tapos yung tenure mo sa company, and then yung contact number ng HR and email address nandun din. Next, syempre, is the original bank certificate and bank statement. Again, thank you kay Mom Pinky and team of BDO Caloocan, no, for issuing. Grabe, napakabilis talaga mag-request yan kay Mom Pinky. So, ayan, thank you Mom Pinky. Bank statement and bank cert guys, original yon kasama sa pinasa ko yun. Next is the ITR or yung income tax return. Ginamit ko lang yung this year, yung pinasa ko nung application natin nung nakaraan. So, nireprint ko lang yun, tapos pinirmahan ko. Yun na yung pinasa ko. Tapos, isang photocopy ng passport bio page. Actually, ang ginawa ko nga, pinicturean ko lang kasi sa iPhone, di ba? Meron parang scan feature yung iPhone. Tapos, yun na yung ginawa ko. Parang photocopy na rin. Colored pa nga yung pinasa. Last na talaga is yung cover letter.
So yung cover letter na discuss ko naman na sa inyo kung paano ko siya ginawa nung nakaraan. Kung gusto niyo magkaroon ng idea kung paano ko ginawa yung cover letter ko, balikan niyo lang yung Korean visa application journey ko na in-upload sa YouTube. Pero same lang din yung nilagay ko na aside from being a corporate employee, I'm also a content creator, yung mga ganyan. Tapos pinasa ko yung mga printout ng YouTube, Instagram, tapos yung mga ORCR ng sasakyan, pati yung mga property. Basta lahat nilagay ko dun sa cover letter na yun. So yun lang guys, ang mga pin-repair kong requirements. Once makomplete yun na yan, pwede na kayo mag-walk-in. Yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo pumasok. If ever na magdadala kayo ng sasakyan dito, paano kayo makakapunta sa parking? Alam nyo ba guys, ginugel ko lang siya, tapos sa Google kasi, or sa Waze, hindi nakalagay kung saan ka talaga papasok. Kaya gut feeling yung ginawa ko kanina. Lalabas tayo dito sa ano, kasi doon tayo galing sa sales road, diba? Pakita ko sa inyo dito sa may kanto. Ayan guys, so ito na yung kanto. Ayan, makikita nyo yung P. Ito yung papunta sa parking ng SM Aura. Pero meron din daan pa parking dito papunta sa Brittany Hotel. Ito yung Brittany guys, so ayan. Tapos ito yung SM Aura, pwede kayong lumiko dito. Pero ako, dito ako lumiko sa kabila. Natakot pa nga ako kasi parang palabas na ng C5 guys. Kaya sabi ko mukhang mali ako, iikot ako ha. Pero gut feeling ko, lumiko ako dito, ayan. Tapos, kakaliwa na kayo dito, hindi kayo didiretso doon. Kasi pag dumiretso kayo doon, C5 na yan. So kakaliwa kayo dito, papasok ng underground parking ng Brittany Hotel. Ito ang Brittany Hotel guys. O diba? Although pwede rin kayong dumaan dito. Tapos meron ding papasok ng parking dito. So any. Grabe, ang galing no. Ganun lang kabilis guys, natapos tayo ng process ng visa application. Kudos to Korean Embassy sa pagpapatayo ng KVAC. Within less than 30 minutes na kapag launch tayo ng application. Ayun na guys, since maaga pa naman, oras na, 3:20. Wala naman na tayong gagawin kasi nag-half day na ako sa work. Kung mabalik naman tayo guys, ano oras na tayo makarating, baka uwian na rin. So, daan na lang tayo dito sa SM Aura. Tignan natin, baka may mabili tayong something. Ayan lang yung Brittany Hotel guys. Tapos ito yung papunta sa parking nila, ayang may P. O diba? So alam nyo na, or kung hindi naman kayo gagamit ng sasakyan, magko-commute lang kayo from MRT Ayala, mayroong mga BGC bus pababa ng market, diba? Tapos lakarin nyo na lang papunta dito, or kung mag-grab kayo, ayan, pay nyo lang Brittany Hotel. Sige na tayo ng Aura. Meron kayong Uniqlo dito, parang may gusto kong bilhin sa iyo. Pasko na sa SM Aura. Nakapasok tayo guys, meron daw Uniqlo doon sa dulo, pati H&M. So doon tayo pupunta, saglit lang naman tayo. May launch pala ng Kaws collaboration ngayon guys. Nabibigay sila ng ticket number dito sa Uniqlo. Valid on September 8 only. Ayan yung Kaws. Actually, Arisim lang ang plano kong bilhin guys. Pero may Kaws pala ngayon. So bili tayo ng Kaws. Ito na siya guys. Ayan, world exclusive Kaws. Pero itong nakuha ko, simple lang siya sa harap ganyan. Pero maganda yung design niya sa likod. Ayan. Ito na lang kinuha kong design na isa. Kasi ito sa likod din siya eh. At least ito sa harap. Oh, cute! Ayan siya. Oh, ito guys, ito naman usually sinusuot ko. Arisim. Ayan, iba't ibang colors. Pero white lang. Kasi maganda yung white tapos na-turno-turno ka na lang, diba? Ang cute guys, may free sticker. Oh, sikas. Okay, mission accomplished tayo dito sa SM Aura. Ayan ang ating Uniqlo. Arisim lang, tapos dalawang Kaws na t-shirt. Nakalabas na tayo ng Aura guys. Pabalik na tayo sa parking ng Brittany Hotel. Hindi na ako lumipat ng parking. Ang hassle eh. So ngayon, ano oras na? O diba, ganun-ganun lang. Alas 4 na guys. Ngayon, daan na natin si Sis Samoa para sabay na natin siya pa uwi. Nagkikrave ako ng salad stop, pero walang salad stop dito sa High Street pa. Anyway, baba na tayo ng parking. Hindi ko lang maalala kung basement 1 ba tayo, o basement 3, o basement 2, o basement 4. Ay, it's you again! Tapos na kayo? Bye! Okay, dito yata, Glenn, kung maalala saan tayo nag-park. Parang hindi dito, guys. Wala! Parang hindi dito, OMG! Ang arte ng OMG. Ito ba?
Hala, I'm lost. Hindi yata dito. Teka, baka basement 2? Alam ko na parang lower ground yata tayo. So, paakyat 1 level up kasi basement 1 to eh. So, parang lower ground, I guess. Yan, LG. Ayan o yung 90 na nyo, may K-Mac na sticker. Ayan, dito yata. Hopefully. Ah, okay. Dito nga. Kasi naalala ko yung home vibe. Dito tayo nakapark banda. Lower ground pala. Napunta tayo ng basement. Pero ang dami pang parking sa baba, no? So, huwag kayong mag-alala guys. Maraming parking dito sa Brittany Hotel. Ayun, si Kyoto. Ayan siya guys. Okay, nandito na tayo kay Kyoto guys. Ayun na yung Uniqlo na binili natin. Puntahan na natin si sis. It's exactly 4 p.m. So, sakto mga isang oras ang biyahe mula dito sa BGC hanggang MOA. So, 5 nandun na tayo. 6 naman ang labas si sis. So, konting oras lang tayong maghihintay. May nakasulat naman pala sa papel. Ang parking rate nila ay 40 pesos for first 3 hours. Pwede na, di ba? Yun lang, share ko lang. Kasi di ba, iba sa inyo malamang magdadala ng sasakyan papunta dito. So, at least, alam nyo naman na may parking and 40 pesos ang fee. Yan na, palabas na tayo guys. Dito yata kay Kuya. Palabas na po. Thank you po. Thank you po. Okay, labas na tayo guys. Grabing init sa labas. Buksan ko lang yung bintana. Ma-feel mo na yung init. Ito yung palabas sa may Aura Parking. Oh. Dito tayo. Ay! Teka. Okay, tama pala yung anong pinasukan ko. Medyo masikip lang pala. Kaya, akala ko one way lang. Dito tayo. Yan. Dito tayo pumasok ngayon. Ganda pa ng tuktok natin kay si Jungkook. Nakakatawa kasi si sis. Biglang nag-request ng Claudettes. Kasi meron kaming binibila ng masarap na cake around Valero, Makati. Sa office namin yun before banda. So, dadaan tayo dun. Nag-change route ako sa Waze. Daan tayo ng Claudettes. Bibili tayo ng cake. Malapit na lang naman yun dito kasi ito na yung palabas nung SM Makati, di ba? Tapos diretso lang tayo ng Ayala Avenue. Tapos yun, tingnan natin kung saan tayo papasok ng Valero. Ayan na guys, nasa Ayala Avenue na tayo. Ito na naman tayo guys. Pag napupunta talaga ako dito sa Ayala Avenue, lagi ako nanonostalgia. Naalala ko yung mga moments ko dito nung nagtatrabaho pa ako dito sa corporate job ko. 5 taon ako nag-work dito guys sa Makati, dito sa Valero din. Diyan sa likod ng Insular Life. Kakanan daw tayo sa may Rufino. Rufino is yung sa PBCom Tower yata. Tapos doon na yung Claudette sa likod noon. Bilis natin guys, no? Nasa Ayala agad tayo. Namali ako ng pasok guys. Nakainis kasi yung bus. Ginigit-git ako kanina. Ayan o, may island na eh. Kakanan na tayo dyan sa Rufino. So I'm not sure kung makakakanan ako from here kasi may division. Division? Ay nako. Kung hindi, mukhang dediretso tayo doon. Tapos hindi ko alam kung saan tayo ikot. Pag-depend tayo sa Waze. Nakaliko na ako guys sa May De La Costa, RCBC. Ito ang challenge talaga mag-drive dito sa loob ng Makati. Ang hirap ng mga U-turn, yung mga right turn lang, ganun. Tapos yung mga one-way. Challenge talaga, pero laban lang. Yan na, Valero na tayo guys. Dito na yung Claudettes. Valero Corner Rufino siya. Ito pala eh, naalala ko itong mga ganito. May parking itong mga ganito, di ba? Kasi naalala ko yan nung nag-shoot tayo dito sa kabila. Yung nag-cafe crawl tayo with work balance dito sa Makati. Parking yung mga ganyan. Ayan na guys, nakahanap ako dito. Ayan na, 3-hour parking. 7 a.m. to 5 p.m. Alam ko, after 5 p.m. libre na to eh. Oo, kaso 4:39 pa lang di tayo umabot. Nakakainis. Anyway, okay na yan. Kesa wala tayong maparkingan. Diyan na yung Claudette sa kanto na yan. Konting lakad na lang tayo. Hintayin na lang natin yung enforcer na mag-a-assist. Nakalabas na ako guys, pero wala yung attendant. Hindi ko maiwan kasi baka mamaya pagbalik natin. Naka-clamp na si Kyoto. Guys, walang attendant.
Well, magpa-fight naman na 15 minutes before 5, so I guess baka libre na siya. Kasi pag 5 PM, libre na talaga. Basta makakita ka ng slot na ganyan, pwede mo na mag-park. Lagi na lang tayong may kaba pag si Kyoto dala natin. Naalala nyo guys, nung tayo, Korean Embassy. Diba super kabado ako noon nung nag-park tayo sa task kanin, baka hindi pwede. Ngayon, ito na naman. Here, ayan o, Claudette's. I love cakes. Magkasama na sila nung Chong Baru. Ayan o, Michelin Bib Gourmand. Cloud 9 cake. Dalawa po. Meron pa kayong brazo? Tsaka isang brazo din po. Ayan guys. Ayan siya guys. Ayan ang favorite na cake ni sis. Brazo. Magkano po yung brazo nyo? $5.90. Yung Cloud 9 kasi is $6.60. Ayan. Sarap to guys. Ayan, bali tatlo. Okay guys, we're done here sa Claudette's. Ayan siya, Claudette's. Madali ako. Alam nyo habang binabalot ni Kuya. So isip-isip ko, Kuya, pakibilisan po. Inisip ko kasi si Kyoto. Saglit lang naman tayo na mala, no? Wala pang 5 minutes. O, bilisan natin. Grabe. Katakot. Nakabahan ako. Bilis, bilis. Nakahinga na ako, guys. Safe naman. Wala naman siyang clamp, no? Yan, wala naman naka-clamp or anything. Yay! Let's go! Lagyan natin tong cake dito sa likod. Ayan na sis! Ang request mong cake. Yay! We're safe! Thank you, Lord! Kung sa'yo naman, we're safe. Woo. Kabado, pero naitawid natin yung parking dito sa Valero. No? Anyway, 4:51, punta na tayo ng MOA. Ito na yung kanto guys ng Ayala Avenue, Corner Hill, Puyat Avenue. Nagkocommute ako dito, kami ni sis. Tapos kapag baha, nagbabaha dito guys pag super lakas ang ulan. Nilakad namin yan, hanggang dun, papunta sa LRT. Layo no? Yes, na-experience namin yun. Tapos, na-experience ko rin, palagi akong sumasakay nung bus na yon. Kita nyo yun, ayan o. No? Yung St. Martin na bus na tayuan. Dito pa naman sa Ayala pag nagtatrabaho ka guys. Tapos peak hour yung sakay mo ng bus. Naku, good luck na lang. Ayan ang puro tayuan. Ganyan-ganyan, di ka talaga makakaupo. Relate ba kayo guys sa mga nag-work dito sa Ayala tapos nagko-commute, di ba? Grabe yung tayuan sa bus. Pag makaupo ka, swerte ka na. Pero madalang lang yun. Inabutan na tayo ng Makati traffic guys. 5:10 na. Ayan. According to Waze, 5:48 daw, nandun na tayo sa mall. Guys, pinapatugtog ang isa sa mga pinakapaborito kong kanta ng Bangtan. Life goes on. O, yan lang. Kasi baka makapiray tayo. I-share ko lang, guys. Favorite ko talaga to. Life goes on. Sa ating ilaw, yan. 5:38 na ng hapon. And nandito pa lang tayo sa may Hilpuyat Banda. Hindi pa tayo nakadating ng LRT, guys. And alam nyo, naiinip na ako. Nakakainip yung traffic, grabe. Hindi ko nila rin naisip bumili ng takeout doon sa Claudette's, no? Para may makain sana tayo habang traffic kasi nagmamadali ako kanina sa parking. Alam ko na kaya siguro traffic, guys, kasi 'di ba Friday, maraming sumasakay dito sa mga Jackliner, DLTB, mga nag-uuwian, no? 5:47 na. Let's go, naka-go na. Ay, salamat. Nakatawid din tayo ng LRT, guys. Patience is a virtue talaga. Yan talaga ang motto in life ko, guys. Kailangan ng mahabang pasensya. Dito, medyo maluwag-luwag na siguro dito, no? Magta-traffic na lang pagdating ng World Trade. Pero, mabilis na yan. Okay, we made it, guys, sa SMDC. Turn left na tayo dito. Oras na, 5:57. O, diba? Before 6 o'clock, guys, nakalating tayo. Yan na. Yan, dito na yung office nila, guys. Ay, hindi pala siya 5 Ecom, 2 Ecom pala. Yan na siya. Ang gamit ay ang Bangkok dress. The dress that we bought in Bangkok. Hello! Kuya, ano yun ang kalat, sis? Ano itong pagkakalat mo dito? Yung kape ko yung kanina.
Hi. Welcome to SMDC. Wow. Anong merienda? Wala. Hindi ka bumili? Meron ako dito, Goldilocks. Maya pahinga niya, nagutom na ako. Goldilocks. Alright guys, so ayan, kasama na natin si Sis. Mission accomplished na tayo for today. Nakapag-lodge na tayo ng Korean visa application natin. Nakabili na tayo ng cake sa Claudette's. And na-pick up na natin si Sis pauwi. So i-end na namin itong vlog na to guys. And babalikan ko kayo once available na yung passport natin. And hopefully, makakuha na tayo guys ng multiple entry visa for Korea. So yun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin today. Bye!